Okay, so good morning class. So this instructional video must be uploaded to Facebook, YouTube to be able for you guys na kasi pag mag-online class tayo, nag-design na ako na gumawa na lang instructional video kasi pag online class, once na natapos yung online class, wala na, tapos na. So I decided to make an instructional video to be able for you to repeatedly watch some of the step and procedures to be followed pagdating sa ating basic input and output system lesson. Okay, so nasa third quarter na tayo class ha. So pag sinabi natin basic input and output system, it is a part of a computer program. Siya yung pinakaunang maglo-load, or sometimes we call it a bootstrapper. Siya ang pinakaunang maglo-load class sa ating computer. So nasa kanya lahat, siya ang mag-check kung compatible ba lahat ng mga hardware na nakakonekta sa ating system. Siya ang mag-check kung lahat ba ng software is updated, lahat ba na naka-peripherals and software and hardware connected to our system is compatible. Kasi pag meron dyan ang hindi compatible, hindi niya ilo-load ang ating operating system para na rin sa safety features ng computer natin. So, si basic input and output system class, or sometimes tinatawag nating BIOS, yun ang i-discuss natin ngayon. Okay, ito na ang simula ng ating pinaka heart and soul ng ating computer system servicing. Ito ay gagawin nyo na sa ating NC2. Okay? So, let's proceed. So, learning objective class. Explain what is BIOS. Pag-aaralan natin ano si BIOS. How to access the BIOS setup and select proper boot device. Okay, so yung tatlo ang pinaka matatakal natin ang cover ng ating instructional video ngayon. Okay, next. Sabi natin class, si BIOS is the basic input and output system. As described, is the program a computer's microprocessor uses to start the computer system after it is powered on. Kumbaga si BIOS class, yung sinabi ko kanina, siya ang responsible para doon sa checking ng ating software, ng ating hardware connected to in our computer system. Halimbawa, nag-overheat ang ating processor. Okay, pag nag-overheat ang processor class, mag-shutdown ang computer natin. Pero syempre, hindi mangyayari ang overheating ng processor natin because upon starting on our computer, nakaalalay na, andyan na, dyan na maggagana si BIOS natin. Okay, i-check na niya kung may nagkakaroon ng abnormalities sa ating temperature sa ating computer. Then magkakaroon ka ng notification ngayon. Sasabihin niya doon, CPU is over, processor is overheating. So hindi tutuloy ang ating computer hindi magtutuloy na magpa-power on ang ating computer. Okay, in that way, maiiwasan natin yung pagkasira ng ating hardware. Next, sabi nga, as your PC most important is start a program, BIOS is the built-in core processor software responsible for booting up your system. Pag on mo ng computer, pang pindot mo ng computer, si BIOS ang responsible para i-load ang operating system natin. Okay, again, the operating system, it is the bridge connection between the user and the hardware. So, hindi pala si operating system ang naglo-load agad pag binubuksan natin ang ating computer. Si BIOS setup muna. Doon tayo papasok. Next, number 3. Without BIOS, computer does not run. Okay. So, si BIOS natin pala class, hindi magra-run. Si computer natin hindi magra-run without a BIOS. BIOS is verify your device using POS, power on self test method. Also for install any OS on your system, you must change it to first boot device option, which is program on BIOS. Okay, medyo nakakalito. Basta class, si BIOS meron siyang POST or the power on self test. Sabi ko nga, upon starting on our computer, iti-test niya lahat. Whether it is a software, it is a hardware that runs and connected to in our computer system. Pag mayroon siyang problema, hindi niya itutuloy. Hindi maglo-load, hindi magbo-boot ang ating operating system. Hindi tutuloy ang ating computer into our Windows.
Okay, class. Ang nakikita nyo ngayon, let's continue. Ang nakikita nyo ngayon na screen natin, that is the example of boot menu. Boot pictures. Okay, pag nasa boot system na tayo, yan ang makikita nating display sa ating computer screen. Okay. Isa sa mga pinaka-importanting feature ng ating boot device is the boot menu. Kung nakikita nyo yung arrow na puti, that is the boot menu. Wherein, pag sinabi nating boot menu, pag klinik ko yung boot menu na yan, dyan ka mamimili ng storage device ng operating system na i-install natin. Okay? So, after this lesson class, pag-aaralan din natin yung how to create a bootable disk drive in order for us to install ang operating system in our computer. So, para makapag-install tayo ng operating system ng sa ating computer, ito ang pipiliin natin, si boot. Dyan tayo mamimili ng boot priority. Kung tawagin, kung nasa CD man siya, binurn nyo yung sa CD, yung installer, nasa flash drive man siya, nasa CD-ROM man siya, nasa hard disk man siya, or any storage device na ginawa mong bootable disk to be able for the computer to boot that certain device, dyan mo pipiliin. And next, sabi nga dito, in order to access the BIOS on a Windows PC, you must press your BIOS key set by your manufacturer, which could be, class, itong mga nakikita nyong key, depende sa manufacturing brand. Pag IBM, Lenovo, usually F10 ang pagpasok mo sa boot. Pag mga Acer, Dell, Kobe, usually naman F2. May mga brand din ng computer, manufacturer ng computer na F12, meron din F1, meron din delete. Depende na lang dyan sa manufacturer ng computer na nagamit nyo or aayusin nyo. Pero in our case, yung mga computer natin sa Comlab, F2 ang pipindutin natin upon starting up of the computer to be able for us to redirect to a BIOS setting. Mamaya, i-demo natin kung paano gagawin. Sabi nga dito, if your PC goes through its power on self-test, start up too quickly, you can also enter BIOS through Windows 10 activates advanced start menu recovery setting. Pero hindi natin priority ito, class, ha? Hindi natin priority ito kasi nga sinusunod natin yung standard ng TESDA, National Certificate 2 natin. So hindi tayo usually pinaka-normal basis natin, case-to-case basis, we must install operating system outside the Windows system. Pag sinabi natin outside the Windows system, it should be on our BIOS setting. Doon tayo mag-i-install. Next, boot order. Diyan tayo mamimili. Kung halimbawa, meron akong flash drive dito. Halimbawa, class, gumawa ako ng bootable disk. Okay. Ito ay aking flash drive. Itong flash drive na to, dyan nakasave ang aking bootable installer, which is the Windows 7. Yun yung gagamitin natin sa TESDA, class, Windows 7. Hindi tayo magwi-Windows 10 sa TESDA. Okay. Itong flash drive na to, class, andito yung Windows 7 natin. So, si boot order natin, pag salpak ko nitong flash drive dito sa computer na gamit ko, dapat si boot order, pipiliin natin si flash drive as our first boot device to be able for our computer na ma-detect na andito pala yung operating system na ini-install natin. Okay. Later on, mas maiintindihan nyo pag nag-demo ako, Beng. Okay, next. Okay, upon turning on the computer system, immediately press the F2 control key in accessing the BIOS menu. Class, again, ginamit ko si F2 kasi nga yung computer sa Comlab natin, F2 ang pinaka-shortcut key to be able for us to access the BIOS setup setting. So again, huwag natin gamitin si F2, class, because there are instances, sinabi ko kanina, there are some manufacturer o computer na hindi ginagamitan ng F2. Pwedeng delete, pwedeng F10, pwedeng F11, pwedeng F12. So mag-check natin yung pinaka BIOS key feature ng mga computer na gamit natin. Pero pinaka majority, class, F2. Kaya ako ginamit si F2 kasi yan ang shortcut key ng computer natin sa Comlab. Okay. So pag nakita nyo tong kulay blue and gray screen na to, class, pag nakapasok dyan, nasa BIOS setting setup na tayo. Press the right key arrow. Sabi lang niya kasi nasa main tayo, Bing, pupunta ka lang sa boot. Okay, dyan na ka na mamimili kung saan ang pinaka-priority mo.
Okay. Then number 3, boot option, Windows Boot Manager ang nakalagay. Pero pag may nakalagay na flash drive, automatic lalabas dyan, may nakalagay na flash drive menu. Yun ang pipiliin mo kasi nga, andito ang ating Windows operating system. Dito natin siya i-install. Dito siya manggagaling. Number 4, in our instance, select the bootable USB drives. Since the test that required to use a bootable USB drive storage as an installation media, okay, P.S. We will have a separate topics about bootable drive creation. Yun yung i-discuss ko sa susunod o Beng. Okay, ito class, nakikita nyo. Ayan na oh, si flash drive. Okay, yan ang lalabas kung itong flash drive na to ay isasaksak ko sa ating computer. Siyempre, yan ang pipiliin nyo kasi nga, andito nga sa bootable flash drive natin ang ating operating system. Dito siya manggagaling. Andito ang ating Windows operating system na i-install sa ating computer. So ito ang pipiliin nyo. Pwede kong pampiliin yon? No. Pwede ba yan? Pwede ba yan? Hindi. Kasi nga wala naman dyan ang ating operating system. Nasa flash drive. Sir, pwede po ba doon sa hard disk ilagay yung nasa una? HDD class, it's hard disk. Pwede ba doon? Pwede. Pero sabi ko nga, test the standard, sa flash drive natin ilalagay ang ating operating system. Kaya sa flash drive din natin, i-demonstrate kung paano gawin. Okay, next. Pagkatapos mapili or pagkatapos ma-select ni flash drive, pindutin mo lang yung right arrow ng ating computer, automatic from boot. From boot, pupunta ka sa save and exit. Magre-restart yan, then automatic mag-i-install na ng ating operating system. So, then click yes to save the configuration. Okay, yan ang makikita natin upon restarting of our computers. Yan ang makikita natin kasi nga mag-i-install na tayo ng Windows operating system to our computer. Okay, maliwanag ba class? Okay, medyo mabilis pero sabi ko nga i-demonstrate ko na lang kung paano gawin. Let's proceed. Okay, halimbawa itong computer na to may virus. Okay, ito na, magde-demo na ako kung paano natin pasukin yung BIOS setting natin. Halimbawa itong computer na to may virus, gusto ko nang i-reformat, papalitan na natin yung OS, i-re-install natin yung operating system na nakasave sa kanya. So paano ngayon ang pinakagagawin natin? Class, again, nandito yung sinalpak ko na yung flash drive. Yung flash drive na ito, andyan yung Windows 7 operating system natin. Yan ang pinaka bootable storage natin. Kaya natin papasukin ngayon yung BIOS setting natin is to be able for us to select yung flash drive natin as our primary bootable device para makita ni computer kung nasan yung OS na i-install natin sa ating computer. So naka-on ang ating computer. First thing to do is i-re-restart ko ang computer class. Upon restarting the computer class, automatic kailangan itong computer natin, pipindutin ko ang F to delete. Bakit F to delete ang pipindutin ko? Kasi yun yung pinaka what? Yun yung pinaka shortcut key ng ating netbook. Pero sabi ko nga, may iba F2, may iba F12, may iba F10, may iba F11, okay. Depende sa manufacturer ng computer yun o Bang. Okay, pero yung gamit ko, yan, nag-restart na. So, diretso ko lang na pinipindot si F2 and delete. Nakikita nyo naman class, yan, F2 and delete, okay. So, F2 and delete, then nasa BIOS setting na tayo, okay. Si BIOS setting merong main. Andiyan yung information natin, ano yung mga hardware connected to our computer. Diyan mo rin makikita class yung CPU temperature, kung mainit pa yung temperature mo. Security, pwede kang maglagay ng password. Okay, boot, diyan ang pinaka-importante na pupuntahan natin. Wait class, ipo-focus ko lang ah. Okay, so i-demo ko na class kung paano natin pasukin at ang ating bootable storage devices kung nasan si Windows 7. So napapansin nyo, nilakay ko ng ating flash drive. Okay, si flash drive class, nandyan ang ating Windows 7 operating system na siya namang i-install natin sa ating computer. So maliwanag ha? So paano natin ngayon papasukin ang BIOS setup natin? Okay, so just turn on your computer. Pag nagbukas si computer, automatic pindutin ang F to delete. Sir, bakit po F to delete? Kasi nga, sabi ko nga class, depende sa manufacturer ng computer. Yung computer natin sa Comlab, F2.
Meron naman akong laptop na Lenovo, ang gamit naman niya is F10. So it depends upon the manufacturer of the computer kung saan yung pinaka shortcut keys nila to be able for us to access a BIOS system. Itong gamit ko is F2 delete. Okay, so bago kayo mag-reformat, mag-install ng OS, dapat alam nyo yung pinaka-shortcut keys ng mga manufacturer ng mga laptop or desktop na gagamitin nyo. Class, so napapansin nyo, nasa main ako. Ang objective natin is to make our bootable flash drive to a first boot device para pag nag-on ang computer natin, nag-restart ang computer natin, makikita niya ngayon kung nasa naka-load ang ating operating system natin na i-install. Okay, so from main, pipindutin ko lang, class, yung right arrow, pupunta ako kay boot. So dyan ang una nyo makikita, yung arrow ng computer nyo, pindutin nyo lang yung right, pupunta kayo kay boot, then press down. Okay, isusum ko lang konti. Yan, class, kung nakikita nyo, dalawa ang boot option natin. Meron tayong boot option 1, yan ang ating boot manager, yan ang ating hard disk. Boot option number 2, yan naman na yung ating flash drive. Yan na yung bootable media natin na nakasaksak sa ating computer. Ito siya, class. Yan yung boot option number 2. Okay, ang objective natin, ano ulit? Ang objective natin, yung boot option number 2, ilagay kay number 1 para makita ni computer system natin kung nasan yung operating system na i-install natin. Paano gawin yon? Okay, itapat mo lang sa boot option number 2 hanggang maging puti. Then press enter. Pag press mo lang enter, class, pindutin mo yung up arrow. Okay, dinala mo siya sa taas, then press enter. Anong napansin nyo? Yung ating UFD 2.0 flash drive, nandun na siya sa boot option number 1. Then, ano ang gagawin? Ang gagawin ngayon, class, is siyempre isi-save natin yung configuration na ginawa natin. Yan, okay. Save and exit. Pagpunta sa save and exit, class, nakikita nyo yung nasa pinakataas. Save changes and exit. Itapat nyo lang ulit dyan, then press enter. Pak. Then, press enter again. Yes. Okay. Class, napapansin nyo mag-re-restart na ang ating computer. Upon restarting yung computer, dyan napapasok ngayon yung ating installation. Mag-i-install na tayo ng operating system. Okay? That ito ang makikita natin pag nag-load na ang ating installer. Okay? So, hindi ko muna siya ini-next, class, ha? Hindi ko muna siya ini-next kasi nga, okay, hindi ko muna siya pipindutin yung next kasi nga, hindi pa naman tayo pupunta sa installation procedure natin. Nandun lang tayo sa how to access the BIOS setup and how to select a bootable, how to use the BIOS setting to select a bootable media in installing press operating system. So, in our next topic, we will have the creation of bootable disk drive. Paano naman ngayon gumawa ng bootable disk using third-party apps? So, that's all for today, class. Kung hindi naintindihan, kaya ako ginawa tong video na to, instructional video na to, i-upload ko to sa YouTube. Okay, ulit-ulitin nyo na lang siya. Kasi pag nag-online class tayo, sigurado dyan, class, is hindi naman lahat makakasabay. Isang beses nyo lang mapapanood. So at least pag nasa YouTube, I will send the link later, then ulit-ulitin na lang natin kung paano yung procedure. Kasi step-by-step procedures na to, class, hanggang matapos ang ating grade 11 as a preparation to your grade 12 CSS NC2. Okay, I hope for your cooperation. Sana mas marami ang makipag-cooperate. Yung mga laging walang load dyan na sinasabi, maglaan po sana tayo kasi importante naman ang ating topic for this third quarter of your CSS grade 11. So, that's all for the day. Goodbye, class. See you next video.